Rick and Princess. Good morning, Princess. Good morning. So where are you now, boy? Where are you now, boy? To church. Church. Okay, we're here in the church. And we have our friend Solomon and Johannes. Have turned the world upside down. Tinutuloy mga apostles, okay? Have come here also. Itong mga ito na pinaligtad yung mundo dahil sa pangalan ni Jesus nandito sa lugar natin. Amen? And they will turn the world upside down here in our world. Amen? Amen. Mga kapatid, kapag pumupunta ka ba sa isang lugar, naiayanig yung lugar o ikaw naiayanig yung lugar? Amen? Kung ganun ka, mga kapatid, hindi ka pa nakakarating, papunta ka pa lang. Apostleship is promotion. Amen? Alam mo ba kaya ka nakikinig sa akin ngayon is because of the guy that we're going to talk about. His name is Peter. Si Pedro ba? Right? Kung wala kay Pedro, mga kapatid, walang nakikinig na hintil ngayon. Pastor, ano yung hintil? Tignan mo katabi mo. Tignan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw. Kapag hindi ka Hudyo, hintil ka. And the word Gentile is derogatory. Minamaliit tayo. Right? Amen po ba mga kapatid? Kaya nung dumating si Jesus, alam niyo ginawa ni Jesus? Pinantay niya yung pananaw ng bawat isa. Walang Grego dito, walang Hudyo, walang slave dito, walang free. Lahat tayo iisa sa mata ng Diyos. Amen. Amen? Bakit? Walang babae, walang lalaki. Huh? Amen po ba? Kasi ang liit ng tingin nila sa babae ng araw. Pasalamat kayo kay Jesus, mga babae. Ipinantay nila yung tingin nyo sa amin. Right? Okay pa ba kayo? So, yun yung pagkakaiba. No? Yung disciple pala, papunta pa lang. No? Yung wise men, yung apostle, nakarating. Pastor, paano ako makakarating? Simple lang. Anong ginawa ni Jesus? Doon sa labing dalawa? Grabe, hinayaan mo ng kamulisan. Ito na. Right in the middle of it, here comes the storm. Amen? Umihip muna yung hangin, mamaya kumambol, lumakasyong ambol, umulan, eto na, ulos ng dagat. Amen? Ako po yung laking baryo. Ako po kasi isang isla. Sanay kami sa ulan at malalakas. At sanay kami sa baha. Sanay kami makasakay ng tamaan ka ng ulos. Anong problema yun? Sanay na kami doon eh. But one time, we were in Palawan, punta kami sa underground river. Right in the middle of it, bumagyo. Without even a warning. Noon lang ako nakakita mga kapatid, na alon, mga 2-3 stories high. Wow. Pag bumaba kang ganyan, di ba tingin mo sa wave ganito? Ito hindi, ganyan no? Ay, ang taas. Ang matindi, namatay yung makina ng bangka. Oh my God. At yung kasama namin mga, yung kasama namin bangka, hindi na namin makita kung nasaan. Sabi ko, Panginoon, into your hands, I put my spirit. Ano talaga katapusan na? Ha? Yung biglang nagbago yung, you know, split second lang. Amen? Palagi ko ganun yung naranasan ng mga to eh. No? Nasa bangka, siguro kumakanta pa sila. Buti mo, buti mo. Eto na, wapa, wapa. Kaya mo kayong kumanta ng papuri sa Panginoon kung may bagyo sa buhay mo? Amen? Right? Kung wala kang problema mga kapatid, ang daling itaas ang kamay sa pagpapuri. Tama? Pero kung ginigiyagis ka, nirarapratan ka ng problema, tignan ko, yung tigas mong itaas ang kamay. At sabihin mo, Lord, kaya buti-buti mo. Of course, you will question God. Amen? Like this, guys. Ang sabi nila, asan si Lord? No? Pag may problema ka ba, sino hinahanap mo? Si Lord. Bakit? Kasi kadalasan,
Para makarating ka sa pupuntahan mo, si Lord gagamit ng mga paraan. Isang ginagamit ang paraan problema. Wait, hindi siya nagdadala ng problema sa iyo, ha? Kagagawan mo. Makinig ka. 90% of your problems right now. Sino dito may problema? Tasa kamay. Sad. Alright. Amen. Kasalukuyan dumadaan sa problema. Tatatapos lang ng problema. Paano yung iba? Okay, ganito yung iba. Ayaw mo tasa kamay. Huwag kang mag-alala, yung problema padating na naman. 90% ng problema, ikaw may dahilan. 10% lang yung iba. Alright? Tapos kung sino sisisihin mo, sarili mo, hindi makita. Tignan mo, katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Yung mensahe ni Pastor para sa'yo yata. Amen? Ito yung mga disciples, yung mga apostles, yung nirarat-rat ng problema. Tignan mo, katabi mo, ikaw pa kaya? Oh, amen. Sino dito gusto makarating uli? Okay, handa mo sarili mo sa problema. Amen? Bakit mo, Pastor? Di ba Kristiyano tayo? Oy, hindi porque Kristiyano ka, wala ka ng problema. Baka nga mas lumala ang problema eh. Amen. Sino dito, bago maging Kristiyano, handa ng problema? Sino dito, pagkatapos maging Kristiyano, lalong dumami ang problema. Anong pagkakaiba? Noon, wala kang kinakapitan. Ngayon, meron. Amen. Amen? Kailan kumisan mo, feeling mo, wala. Pero meron. Diba? Kamukha ng mga apostles, kamukha ng mga disciples. Where's Jesus? Doesn't he care that we drown and die? Diba? Amen? Kumisan lahat kinu-question natin pag dumadaan tayo sa problema eh. Hindi natin makita yung sarili natin. Amen? Tapos na po ang aking introduction ngayon. Magsisimula natin sa aking iyak ka naman ang iyak. Hindi yung pansin mga kapatid, pag dumating ang problema, hindi lang iisa. Sabay-sabay. When it rains, it pours. Amen? Hindi mo katabi mo, sabi mo sa kanya, problema ka talaga. Tapos, eto pa. Nasaan si Lord? Ginigiyagis ka. Nagtataka yung labing dalawa. Nasaan ito ang Panginoon? Alright? Nagigat siya? Aba, nung nagpakita ang Panginoon, ano sabi sa previous succeeding verses? Ay! Multo! Diyos ko po, nagpakita na nga si Lord, you know, to comfort them, to give them encouragement. Tapos, eh, may multo doon, oh, kumukha ni Lord. O, oh, si Lord, pambihira naman itong mga anak nito. Encourage ko, nagpapakita na nga ako, eh, papakamalan pa akong multo. Hello? Amen? Amen? Papakamalan? Bakit hindi multo? Saan ka hahanap ng Jesus? Saan tayo sa tubig? Alright? Kumisan kasi mga kapatid, kung sumasaklolo si Lord, di mo inaasahan ganun kasi yung saklolo niya. Amen? Kaya huwag mong lagyan, huwag mong ikahol ng Panginoon. Amen po ba? At bakit kanina, habang yung ayok yung bagyo, wala si Lord? Amen? You know, storms in our lives, pagsubok yan. Yes. Walang iniwan mga kapatid, kapag ang teacher nagtuturo, madaldal yan, mga teachers. Amen? Meron kayang teacher na nagtuturo, hindi madaldal? Pero pagdating ng exam, pag-ihiwa-hiwalayin pa ang upuan natin. Tapos ang lalakad lang ito. Pag hindi ka nag-aral ng gabing yon, patay ka. Wala kang isasagot. Yung sa ating mga sumisimple, ma'am, itatanong po ako, ma'am. Alright? Nagtanong ka ng sagot sa exam. Isa lang sasabihin sa yung teacher. Kumisan si Lord ganun, habang dumadaan tayo sa matatiting pagsubok, nahihilig siya. Bakit? Exam eh. Amen? Amen. Tsaka bawal po kopyahan. Amen? Bakit? Yung sagot niya, iba sa yung sagot niya, iba sa sagot mo. Bakit? Pakiiba ka na exam eh. Amen?
Pero mga kapatid, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. May pakita tayo. Why? Jesus, in the midst of our problems, isa lang gusto niyang gawin. He wants to reveal himself to you. Amen. Ay, walang nakagets. No, no. Amen. Right? Si Lord gustong magpakita sa'yo. Amen. Amen. Si Lord gustong gusto niya maramdaman mo na nandun siya. Kaya nagpakita eh. Right? Amen? Anong sabi ni Pedro ba? Lord! Okay ba dyan? Lord, one time lang oh. Punta ako sa'yo. Ang epal talaga itong si Pedro eh. Imagine, sa dinabi namin ng mga disciples, siya lang yung may angas. Nakausapin si Lord at anong gawin? Lord, tako dyan. Alam mo kung buong Biblia, walang nagre-review ang dalawa, silang dalawa lang. Yeah, pano silang dalawa lang mga kapatid nag-aaway? Si Pedro at si Lord. Pano naman sila magkasama? Amen? Alright? Ano nangyari? Abay, sabi ni Lord, come. Yeah? Come. So, dahan-dahan lumabas si Pedro. No? Can you imagine yung mga pinag-uusapan nila na habang pahakbang palabas ng bangka si Pedro? Ha? Uy, Pedro, dumali ka na naman. No? Eh, si Lord yung nakakalakad sa tubig, ikaw pa kaya? Sige nga, sige nga, sige nga. No? Huwa ka nung mailong. Sabi siya mo, tinutulak pa, huwag maglo. Pero mga kapatid, anong pagkakaiba ng labing isa dun sa isa? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Ano? Anong pagkakaiba? Meron! Yung labing isa na iwan. Si Pedro nakapaglakad. Tingnan mo ka tabi mo. Sabi siya, oh, kaya mo yun? Sa buhay namin, sa buhay natin, maraming kakantsaw sa'yo. Alright? Whether tama ang gagawin mo, may kakantsaw sa'yo. Whether mali ang gagawin mo, may kakantsaw sa'yo. Alright? But this guy, dinayan mo itong mga commentaries niya. Dinayan kay Jesus. When I do something wrong, when I do something good, no one remembers. But when I do something wrong, no one forgets. Yes. Tama. Diba? Tama. Welcome. Mga kapatid, sa buhay, ganun talaga. Pero umamang ito, dined, lakad siya. Ikaw kaya, maglakad ka sa tubig? Kaya mo? Meron tatlong magkakaibigan, nag-reunion sila, tagal-tagal ang high school pa lang, nakita sila, ito na, matatandaan na sila, meron na silang sarili-sariling buhay, sarili-sariling trabaho. Dati-rati, nung high school sila, ang dami nilang buhok, iba, wala na. Ang daming ngipin, iba, naubos na. Right? And iba ang payat-payat, ngayon, grabe, iba na sa... Naglalakad sila, ang reunion nila was in Caliraya Lake. You know, have you been to Caliraya? Right? Ang ganda ng lake na yun. So, habang naglalakad sila, nangungusap sila, nagkukwentuhan silang tatlo, sabi na, grabe, imagine, nabuhay pa tayo ng ganito, tagal-tagal natin yung nakikita. Sana maulit-ulit ito, gawin natin ang paraan. Ah, natuloy-tuloy na yung reunion. Habang nagtatandalan sa lake, isa nakatingin doon sa kabila ng lake. Sabi, eh, katatahi-tahimik ka dyan. Ano ba yung tinitignan mo? Alam mo, tinitignan ko yung kabilang lake eh. Kaya kong tumawid dyan. Ay, di tara, di. Ito tayo. Hindi, kaya kong tumawid sa tubig. Sabi na. Bihira sa sirap siguro ng buhay, tinamaan yung utak nito. Ay, doon tumawin ang tubig. Maya-maya, nakita niyo, humakba nga doon sa deck. Ay, may naglakad. Sa ibabaw ng tubig, tapos nakarating niyo sa kabila. Pagdating sa kabila, sabi niya, nagtatangin yung dalawa. Pare, paano niya nagawa yun? Ewan ko, pero susubukan ko rin, tsaka na. Paglipat niyang ganun, grabe, nakapaglakad din. No? Grabe, nagmumunwak pa. Pagdating doon sa kabilang side, nag-high five yung dalawa, tapos naiwan yung isa, sabi ng dalawa sa kanya. Lisa Mau, ikaw na lang! Sabi niya, paano nangyari? Paano naglakad sa tubig?
know, yun na nga, kahiyaan na to. Paghakbang niya doon sa dike. Ready, Dad? Tanong niya ko, ano nangyari? Okay, fine. Yung dalawa, tawa na yung tawa. Ano yung sinasabi? Ay, taka, hindi nakita yung mga bato. Yung bato pala ang pata. Aray ko. Pero si Jesus, walang tinatay ang bato. Bakit? Siya yung bato! Amen! Amen! At si Pedro, walang tinutuloy ang bato. Amen! Kaya lang siya patapang eh. Tapos eto, habang naglalakad siya, grabe, parang naglalakad lang sa lupa, kapalapit kay Jesus. Anong nangyari mga kapatid? Bakit siya started to sink? Ha? Ha? Nakinig uli sa kantsaw. Go, Peter, go! Go, Peter, go! Diba, iba kasi lumalakas ang loob. Yung iba talagang nadi-distract pag nakikinig sa kantsaw eh. No? Hindi mo makikita kapag nag-free throw ng basketball, lalo na kalaban, anong ginagawa? May mga ginagawa pa, i-distract lang eh. Sabi na-distract. Right? Anong nangyari yung pinang to sin? Yes? Yes. Pero, let's backtrack a little bit. Kung naglalakad siya at nakatingin siya kay Jesus, hindi mo distract eh. Tanong ako bakit? Bakit? May focus. Yes. Nakatingin kay Jesus. Amen. Nung nakita niya na yung tubig at yung kantsaw ng mga okay lang sana kung nagkakantsaw, maaway mo, hindi. Kakampi mo pa. Napaka okay lang mga kapatid. Makaaway mo iba, huwag lang kamag-anak mo. Yeah, that's right. Diba? Bakit gano'n? Pagka sakit-sakit, kapag mahal mo sa buhay, ang lumayo sa'yo. Yung katabi mo sa'yo sa kanya. Oo nga. Totoo. Diba? Kapag itinakwil, when your loved one betrays you, that's the most painful part. Yes. Amen? May hugod doon, no? Amen ko ba? Ganun nangyari. No? Yung inaasahan niyang mag-i-encourage sa kanya, yun pa'y napasama. Started to sink. Yes. Okay. Yung time na naglalakad siya, let's backtrack a little bit, ha? Prime spirituality yun. Ibig sabihin, nakatutok siya kay Jesus, eh. Once nawala yung focus, ano nangyari? Fear set in. Yes. Dumating yung takot. Ano nangyari? Hindi po po. Iwan po ba? Bumalik saan? Pagiging tao. Bumalik saan? Pagiging sensual. Sensuality. If this is a fight between your spirituality and sensuality. Ganyan din ang buhay mga kapatid. Sino ba magsasabing, walang problema, kalawad kanin nga ang problema, but it's just a matter of focus. Tingin lang kay Jesus. Tingin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapit lang. Amen? Bakit? Palubog eh. Amen? Alam niyo ba mga kapatid, nung palubog na, anong sinabi ni Pedro? Palubog na siya eh. No? May sinabi si Pedro eh, Lord, save me. Amen? Sabi ni Peter, Lord, save me, ligtas mo ako, Panginoon. Amen? Tanong, niligtas ba? Sinabi ba ni Lord, Tega muna, pag-iisipan ko muna kung ililigtas kita. Isip muna ako, sandali, may tumawag eh, diyan ka lang. Nakuha mo na lulubo. Hindi. All of a sudden, kaya kanya mga. Ganyan si Lord mga kapatid sa buhay natin. Amen. Whether yung palpak mo, ikaw ang dahilan, o iba, si Lord panay nakabang. Amen. Ay walang nakagets mo, no? Amen! Ganyan ba talaga kayo? Hindi kayo tinatablan ng salita ng Diyos? Amen? Amen mo ba? Si Lord panay nakabang. Okay? Alright? Bakit? Ganong katigas ang ulo ang pagmamahal niya sa'yo. That's why my God is not stupid. Yes. Amen. I don't know about your God. My God's not stupid. Amen. He's stubborn, yes. Matigas ang ulo sa pagmamahal. Bakit? Karapat dapat ka bang mahalin, Aber? Amen. Amen? Amen. But he's just there. Yes.
waiting. Kailangan lang magsalita ka. Ano sinabi ni Pedro? Lord, save me. Lord, save me. Yes. Mo, Panginoon. Sa, ikaw ba, matanong kita, ikaw, meron ba kayo napkin, tissue, please? Meron? Mag-i-invest ka ba? Tanong kita, mag-i-invest ka ba sa isang kumpanyang lumulubog? Ang takatanga mo. Diba? Pag mag-invest ka sa isang kumpanyang lumulubog. Right? Sa Pilipinas, mga kapatid, there is an instrument, investment instrument now that's very, very good. Right? If you're going to ask me. Now, it's called the trust fund. Right? Yung hard-earned money mo, okay? Kung ipagkakatiwala mo sa trust fund, i-invest nila sa 10 major companies in the Philippines. Now, ang tawag doon, blue chips. Ibig sabihin, hindi natatalo itong mga kumpanyang ito. Talking about San Miguel, talking about Del Monte, talking about petrol, lahat ng matatatag. Right? Okay? Invest nila doon yung pera mo. Tapos, they'll manage the money for you. Okay? At the end of the day, for such an amount of time, mga kapatid, darating sa yung statement na ito na yung kinita mo. Not bad. Bakit? Your money is earning for you, right? Amen? Pero mga kapatid, yun yung proper investment. Kaya lang mga kapatid, ikaw, ilang beses ka nang naloko sa investment? Grabe, magbibigay ito ng 1-8 to. Ang balik, 5,000. Lupet. Oh, anong nangyari? Eh, di nga nga ka ngayon. Amen? Tignan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, parang narinig ko na yun, ha? Dito malakas yun sa Japan, eh. Oh, diba? Scam yun sa Pilipinas. Amen po ba mga kapatid? Sa Pilipinas ka mga kapatid, nagkabenta-benta ng sakahan. Niloko lang ng ginto. Diba? May kapalit daw ng ginto. Yun naman po. Yun naman pala ginto. Oh, picture lang ginto. I say that to say this. No? Hindi tayo mag-i-invest sa isang kumpanyang malulugi. Pero mga kapatid, si Lord, ganun ang ginawa. Ano mo bakit? Eh, nag-invest sa iyo eh. Amen. Palubog ka na, di ba? Oh, sige, umamin ka ngayon. Sige, tumanggi ka ngayon. Tignan mo yung tigas mo. Lahat na nakikinig sa akin ngayon, palubog. Alright, yung iba nga, lalong bumibilis yung paglubog kasi saktang sa. Hindi ko alam kung na-stroke na eh. Amen? Yung katabi mong yan? Grabe, ganda-ganda ng damit, palubog. Tingin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Laos! Tingin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, Luge! Kaya lang, yung iba sa atin dito, may ginawa, kamukha na ginawa ni Peter. Ano ginawa? Lord, save me! Yes! Tanong, kaya mo yun? Yes! Yung iba nga nalulubog, wala na, nitawa, you know, pero si Lord nag-invest sa iyo. Hindi. Right? Bakit? Para ano mangyari? Para hindi matuloy yung paglubog mo. Pinatigil ni Lord yung paglubog mo nung sinabi mo, Lord, save me. Bakit? May kapangyarihan mga kapatid sa mga crisis situations. Right? Kaya may pagyo sa buhay, gustong ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya na kaya kanyang ligtas. Amen? Sino dito yung mga lumulubog na? Sino dito mga kapatid, hindi kayang gawin? Hindi, walang tamang gagawin. No? Amen? Sino dito mga kapatid, ang confused na, hindi na alam kung anong gagawin niya? Right? Amen? Well, si Pedro may ginawa. Lord, say it. At iligtas siya ng Panginoon. Amen. Amen? Amen? Ito po matindi. Further down, right? Ang sabi, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, he said. Why did you doubt? Sinabihan eh. Madalas ako makarinig, lalo na nung maliit ako, madalas ako makarinig ng sermon tungkol dito. You of little faith. Diba? Bakit mo ako pinagdudahan? Sabi ko,
Actually, bata pa lang ako, na-offend na ako doon. Sabi ko, grabe, iniligtas nga ni Lord, tapos, niligtas nga, tapos mapagalitan ka. Sabi ko, ganun ba si Lord? Huh? I think, my God is not like that. Let me quote from President Duterte. My God does not look at my faults. Una panood yung interview, right? Amen? Yung mga namimintas kay Duterte na pinapakilan ng Biblia, listen, he's not a theologian, he is a politician. Mm. Okay? Maliwanag? Right? That guy is a lost sheep. Right? Amen po ba mga kapatid? He needs the shepherd. Why? Because he is lost. Mm. Right? Hanggat hindi, ang tawag dito, policy or statement lang, kung banggan. Mm. No? Amen po ba? Nagkakaintindihan mo ba tayo? Parang sabi dito, right? Parang pagalit na sinabi, di ba? Why did you doubt me? You of little faith! Sinuri ko mga kapatid eh. Balik tayo sa mga tenses. Ang Greek mga kapatid at ang Tagalog, malaki ang pagkakaiba. Mm. Right? Ang Griego mga kapatid, na pati tono ng salita ipapakita sa'yo. Mm. Right? Kung sino man ang, kung sino man ang pastor na nagsabi sa atin, ganito yung tono nito, sinuri ko mga kapatid eh. Nung inabot niya si Peter, ikaw, tanong kita, anong gugustuhin mo? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Duda ka ng duda, eh, Lord! O ganito. Diga, diga. Ako ba yan? Puto to, ah. No? Alam nyo. Okay? Kasi mahal kita eh. Alam nyo, mamili ka, alin ang tonong gusto mo? Ha? Pero gusto nung una. Yung pangalawa, yun ang tonong ginamit ni Lord. Right? Kung ako'y maliit pa, sa baryo namin, right, ang laruan namin nun, yung bubuksan lang namin yung lata, lalagyan namin ng gulong. No, masaya na kami nun. Tapos gagawa kami ng scooter, yung bearing, na gulong, yun ang sasakyan namin. Kaya pag gusto namin maglaro sa park, pupunta pa kami ng Balanga, babiyahe pa kami. Kasi yung, di ba yung town plaza, merong matandal si Pahan, may munisipyo, may palaro ng mga bata. So every now and then, pupunta kami doon. May mga kasabay ako naging slide. Siyempre, hindi mo naman makakilala yung mga bata. May mga kapatid ako, mga kasama ko naging slide. No? Di grabe, sabi ko, tuwa-tuwa ako kasi madalang yung makapag-slide eh. Meron akong kasamang bata doon, grabe, antindi. No, hindi na siya nakontento mag-slide. Sinubukan niya, una ulo. Doon ako sabi ko, ano orin ko nga? Hindi niya na-anticipate, una ulo, grabe, dire-diretso siya, wap! Cemento yun eh. Gas-gas yun ako, gas-gas yun ako, gas-gas yung baba. Pati tuhod, gas-gas. Eto na, sabi ko, kawawa naman. Nakita nung ina. Nakita nung ina. Nakita nung... Hindi ka dito matapag! Dumudugo na! Dumudugo na yung mga gano'n! Hindi ka dito matapag! Ano naman pinagawa mo? Sabi ko, nasaktan na, sinaktan pa! Sinong ganun sa inyo? Ha? Nasaktan yung anak mo, sasaktan mo pa in public? Shame on you! Yeah. Right? Amen? Bit-bit ng bata yun. Hanggang ngayon. Lalo kung hindi niya na-settle sa puso niya. Mm. Amen? 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 At may duda ako, kapag nagka-anak, ganun din ang gagawin niya. Mm. Bakit? Kasi ginawa ng nanay niya sa kanya eh. Bakit? Akala niya tama, kasi ginawa ng matanda. Tingnan mo katabi mo, tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, oh, yun din sa mga pastor, para sa iyo naman. Si Lord, pag lumapit ka sa kanya, higyan niya may pa. May multo ako kapatid. So yun dito mga kapatid, kasalukuyan na sa krisis. Amen. Okay, happy ka dito sa harap. Huwag kang mag-alala, hindi ka papagalitan. Okay. Ikaw ang mahal. Ikaw ang
Yung mga ninong at yung sa left ay yung mga nina. Okay. So, tinatawagan ko po yung mga witnesses or ninong. Si Mark David Yusisawa. Sa likuran po, sa likuran po kayo ng mag-asawa, ha? Opo. Okay. Si Yusisawa. Si Arthur de la Cruz Jr. at saka si Rachel Rodriguez. Okay. Yung mga maninay o ninang o witnesses natin ay si Zenia Rose Yusisawa. Thank you, Tita Linchang. Thank you, Tita Linchang. For these chairs. Princess, say thank you. Princess, can you say bye-bye. Thank you, Tita Linchang. Running into the car. Yeah, I know. He's here. Are you happy, boy? Brother. Wait. Are you happy? Sam? Yes, I'm riding in the tractor. Yeah, that's right. Are you happy, girl? Princess? Are you happy? Yeah. What's the color of the balloon? Blue. Are you happy, princess? Are you happy? Bye-bye. Say bye-bye, everyone. Bye-bye.